Welcome to Francine's Kitchenomics. Meron akong friend na nagtatanong sa akin kung paano daw ako gumagawa o nagluluto ng onion toppings sa ating rice na matchbus, para sa ating matchbus rice o yung tinatawag nilang matchbus TI sa Arabic. So itong onion na to, nilalagay ito sa ibabaw ng kanin bago nila ilagay yung oven cook na chicken or grilled chicken. So ganito lang siya guys, napakasimple. So ayan guys, nag-slice na ako ng onion. Ayan, ni-ready ko na, and then inilagay ko na siya sa pan. Ang gagawin natin ngayon, bago natin siya lutuin, lalagyan natin siya ng konting vinegar. So ito guys, lalagyan na natin siya ng vinegar, konti. Then after nun, isasangat-sangat lang natin siya hanggang sa mag-color brown siya. And then, kapag nag-color brown siya, alalagyan siya natin ng konting tubig, and then igisa-gisa ulit natin siya hanggang sa mag-dry ulit yung water, and then a-add ulit mga 3 times, mag-a-add tayo ng water na mga 3 spoon, ganun lang, para yung onion natin maging brown color. Ganun lang ang gagawin natin. I-add ng water kapag na nagda-dry na siya para maging brown yung ating onion. And then, pag naging brown na yung onion, doon natin siya lalagyan ng konting oil. So, ngayon, igisa-gisa ko siya ng ganyan hanggang sa mag-golden brown siya. Ayan guys. So, hahalu-haluin lang natin siya hanggang sa mag-color brown and mag-dry yung vinegar. And then, pag mag-dry yung vinegar at hindi pa totally brown lahat yung ating onion, lalagyan natin siya ng water. Makikita nyo, nagpa-brown-brown na yung ilalim ng ating kawali yan. So, hahalo-haloin lang natin hanggang sa maging golden brown. So, dahil dry na siya guys, add natin siya ng water. So, magiging brown siya guys dahil dun sa nag-dry na liquid ng ating onion. So, ayan guys, so mapapansin nyo na brown na siya. So, dahil kulang pa yung pagka-brown niya, add ulit natin siya ng tubig. So, last na add na tubig na ito. So, pang 3 times na ito. So, yung pinakalas niya, kapag na-dry na yung tubig natin, add na natin siya ng oil. And then, dry lemon black powder, konting salt, at saka ground pepper. And then, halo-halo lang natin siya. After nun, tapos na. Pwede mo na siyang i-topping sa rice natin. So, napakadali lang guys. Yung iba guys, nag-a-add sila ng mga nuts. Pwede rin siyang lagyan ng dry pomegranate. Pwede rin siyang lagyan ng raisins. Pecan nuts. At saka yung tinatawag nilang snowberry sa Arabic dito, yung para siyang pili nuts. O kaya almond nuts. Yan. Pero bago natin siya i-add sa ating onion, syempre ipapry muna natin siya hanggang maging golden brown. And then, pwede na natin siyang add dito sa ating onion.
Dahil dry na siya, lalagyan na natin siya ng konting oil. Na guys, lagyan natin siya ng konting oil. And then, lagyan natin siya ng lemon powder. And the last ground pepper. And then halu-haluin lang natin siya, guys. And guys, ang finished product ng ating topping. So, ganun na kayo sa kamay, guys. Napakasimple. Sana nakatulong ito sa aking friend na nagtatanong sa akin. Maraming salamat.